every creator na nga, Diyos ko, ang sarap-sarap sa pakiramdam dahil nakahanap na po kami ng kabayan dito sa event na to. At hindi lang yon, hindi siya basta-basta ng kabayan dahil isa po siya sa mga speakers ng event na ito. Ganun lang naman siya kalala. Nasa aking kaliwa po ay si Sir Marvin. Hi, Sir Marvin! Yeah, thank you for inviting me here. It's an honor. Very, I like your energy also. Galing, galing. It's my honor. I'm second honor. My honor. Ito na nga po, since nandito po kayo, pwede nyo po ba kaming, can you tell us, di ba nag-English ako, about your company na you're working with? No, I'm a stock market investor for the past 16 years. Mm-hmm. And then I started crypto mga 2018 also. I was here for another conference. I got invited, then some of the organizers saw that I was here, then they invited me also to speak in this event as well. But I'm a big believer in this space. I'm a big believer in Bitcoin, Ethereum, and all of the other game-changing technologies that's available also. Okay lang po bang tanungin ko, kasi Marites po ako ngayon eh. Gaano na po karami or ilang milyon na po ang inyong Bitcoins? Ay, hindi, ano lang, I cannot disclose. Wag ganun. Simpleng mamamayan lang tayo na nagka-love life. Yun na lang. Hindi gwapo pero minahal. Nagka-love life. Ah, iniiba ni Sir yung ano. Ayaw niyang i-share kung ilang billion na yung nasa account niya. Anyway, eto na nga. Paano niyo po nakikita na baguhin ng technology ang inyong buhay in the future? So gawin natin simple. Sa mga Pilipino na nanonood nito, nagre-remit kayo ng pera. Feeling ko, guys, siya yung madaming re-remit ng pera. Sobrang daming pera na re-remit. Wala nga. Ang dami kong utang. So yun, as you're remitting money, di ko alam kung napapansin yun. Pag nagre-remit kayo, minsan, malaki rin yung gastos. Pag nag-pile up yun, na lagi ka nagpapadala. Mm-hmm. Tapos, hassle minsan. Tapos, pag pinatanggal, pinadala mo pa sa pamilya mo, it takes days before matanggap nila. Para sa akin, what crypto does is, lahat yun nasiskip eh, na pwede ka magpadala ng pera ng 11 p.m. o na Saturday night kung sarado lahat ng mga banko at matatanggap ng kamag-anak mo in 10 minutes. You don't have to wait for a couple of days para matanggap. And yun yung sasabihin ko later kasi hindi ko maintindihan eh. Punta sa, from Manila to Dubai, 9 hours lang paglilipad ka. Pero pag magpapadala ka ng pera, why would it take days? Mas mabilis pa na lumipad ka na lang may padala mo yung pera. Bitcoin itself, something that's game-changing already kasi pwede kang magpadala ng pera at a very, very minimal fee at a very, very fast rate and wala nang hassle ng mga paperwork also. Kung yun lang yung magawa ng Bitcoin, matulong niya sa buong mundo, game-changing na yun. Sa ating mga Pinoy na nanonood ngayon, sa ating mga ka-web thinker, meron po ba kayong mga advice or tips sa mga walang alam or hindi familiar about web thinker? Don't ignore it. It's part of how the future will play out. Spend a lot of time na matutunan siya, aralin siya. Kasi, ito gusto ko sabihin. Nung lumabas yung internet, 1995, bata pa tayo nun. Alam na alam niya kung anong year, 1995. Bata pa tayo. We didn't have the chance to take part in it. Nung ganun din yung social media, Facebook, Twitter, Instagram, sino yung yumaman and nag-take advantage of it? Yung mga nag-invest sa stock ng Facebook, yung mga nag-invest sa stock ng Amazon, yung mga nag-invest dun sa stock na yon. Ngayon, this is a time for people na we're seeing a technology that's just starting out na they can actually take part of, they can actually start. Pero, aralin nyo. Like anything else, pag hindi nyo alam, huwag nyo papasukin. So, eto gusto ko sabihin, kahit anong in-offer sa inyo, kahit gano'ng ka-attractive, kahit gano'ng ka-okay, pag hindi nyo naintindihan, pag hindi nyo alam kung paano, huwag nyo napasukin, it's not worth it. Always take the time to study. Dapat yung pinapasok nyo, buo yung loob nyo lagi when you start investing. Yun lang. Parang ako kasi, stock lang. Stock knowledge. Yun lang yung gamit. Anyway, since nandito po kayo sa event na to, ano naman po ang masasabi ninyo overall experience? Masaya kasi it's nice to meet a lot of people that believe what I believe. It's nice to meet a lot of people na believers of how this will be in the next few years. So, parang it's a community of madaming crypto investors, crypto believers na magkakasama dito. So, yan. Pwede po ako magtanong. Pero okay lang naman po kahit hindi nyo sagutin. Using Bitcoin, ano na po ang pinakamalalang nabili ninyo?
What do you mean? Ano po, yung pinaka, yung nabili po ninyo sa Bitcoin. Nagamit ang Bitcoin. Ah, so I don't, hindi ko, so ako, I believe that it's digital gold eh. Okay. Gusto ko lang hawakan for a long period of time. I have no intention of selling it. I have no intention of selling it. Oh. Pag sinel nyo, feeling ko nararamdaman ko ano na to eh, billionaire eh. Kasi yung kasama nga namin, di ba no, hindi totoo talaga yung kasama namin, driver, may mga milyones na siya. Pero hindi ko sasabihin kung sino pong ano yon. Basta, kaya mga ka-Web3, eto po si Sir Marvin. Pag nakita nyo po to sa ano, sa dyan sa tabi-tabi, hingan nyo po ng ano, Bitcoin. Charot! Anyway, meron po ba kayong gustong... I-promote? Gusto niyo i-promote? Ayan sa ating mga viewers. Just take the time to study and learn. And if I see more people that are into this, parang masaya na ako. Masaya na ako. Yun.